tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Oh, sino yung dumating? Si Arman. Yung sinasabi mong lalaking best friend ni Sandy. Yun na naman ang ginagawa niya dito. Malay ko. Teka nga, hindi pwedeng mag-usap ang dalawa. Ano yan? Selos? Meli. Akala ko ba, pipirahan mo lamang ang Sandy na yan. Bakit ngayon tila naapiktuhan ka na? Selos na ba yung nararamdaman mo, ha? Nagsiselos ka na ba sa lalaking dumating? Ha, Bintong? Hindi ko nagsiselos. Nagdududo ka pa rin ba hanggang ngayon? Ikaw ang mahal ko. At hindi ang matandang yun. Eh, kaya lang, sinisiguro ko lang na walang makikialam sa pinaplano natin sa bahay na ito. Nagpunta ka ba talaga dito? Para ipag-iitan yung chismis na nasagap mo, no? Eh, mas gusto ko ngang chismis lamang ito eh, kaysa... Nagpapaniwala ka kasi sa mga naririnig mo eh. Isipin mo, buhay ng kasambahay ko. Binibigyan mo ng oras? Ganun ba kahalaga sa'yo ang buhay ng kasambahay ko para pag-aksayan mo ng oras? Eh, kung ang kasambahay mo lang sana... Ang sangkot, eh, hindi ko pag-aaksayahan ng panahon. Pero... Pero ano? Pero sangkot ka. Ah! Oh, bakit ka nagulat? Hindi yan, pero Arman. Paano nasangkot ako? Ano ba namang klaseng chismis yan? Arman? Narinig mo naman ang sinabi ko, hindi ba? Sangkot ka sa kumakalat na balita. Hayaan mong... Pag-chismisan nila ko. At kailan pa nawala ng pagpapahalaga sa sarili mo, ha, Sally? Hinahayaan mong pag-chismisan kanila. Bakit? Dahil matutuo ang chismis na kumakalat tungkol sa'yo. Pwede ba? Sumasakit na ang ulo ko sa'yo? Sagutin mo lang tanong ko, Sally. Totoo ba ang chismis na kumakalat? Okay. Ano bang chismis na yan? At sinundan pa talaga ako dito sa bahay para lamang sa chismis na yan? Oo. Na may relasyon daw kayo ni Bentong. Ha? Ano nangyari? Umalis na bang Arman na yun? Hindi nga eh. Pumasok pa rin kahit hindi ko pinapapasok. Nasaan siya ngayon? Naroon sa kwarto ni Senny. Oh, ano pang ginagawa mo? Gumawa ka ng paraan para hindi sila makapag-usap na dalawa. Ano? Ito nga't pinamamalingki ako eh. At pinagluluto ako ng marami dahil dito raw kakain ang Arman na yun. Ano? Oo. Hindi ba't sinabi mo na mag-best friend silang dalawa? Natural, makakapasok sa bahay na ito anumang oras ang lalaking yun. Bigla ka yatang natahimik. Magsalita ka. Sagutin mo ako. Ikaw ha. Kailan ka pa natutong makipag-chismis, hindi ha? Hindi nga ako mahilig makipag-chismisan. Kaya gusto ko. Sa'yo ko mismo marinig yan. Totoo ba? Na may... Tama na nga yan. Kung ano-ano ang sinasabi mo eh. Magsalita ka. Totoo bang may ugnayan kayo ni... Oo! Totoo!
Oh, natahimik ka. Dangan rin lamang na ikaw ang nagbukas ng usaping ito. Tatapatin na kita. Oo, aminin ko sa iyo ang totoo. Habang lumalapit ang loob ko sa kanya, ay sa namang paglayo ng loob ko sa iyo. Zelly. Oh, ngayon. Inamin ko na sa iyo ang totoo. Hahadlagan mo ba ako, ha? Hahadlang mo ba ang kaligayahan ko, ha, Arman? Ano kaya ang mabuti kong gawin para mapaalis ang Arman na yan? Ang mabuti pa, umalis ka na. Hindi ka ba nag-aalala na baka makita ka dito ni Senny? At bakit ba ako mag-aalala? Eh, mag-syuta na nga kami, hindi ba? Kaya nga eh, mag-syuta na nga kayo. Kaya pag nakita tayong dalawa dito, natural magsaselos yun. Eh, ano naman ang masama kung naririto ako sa kusina? Eh, sasabihin ko, nagutom ako, kaya ako naririto. Eh, pero iba pa rin yung nag-iingat tayong dalawa para hindi siya maghihinala sa atin kahit kunti. Huwag mong aralahanin yan. Kayang-kaya kong paikutin sa mga palad kang matandang yan. Kaya relax ka lang, sweetheart. Hindi ako hahadlang kung kanino ka masaya. Alam ko naman, mulat sa pool na wala akong puwang dyan sa puso mo. Kaya lang, bilang matalik mong kaibigan, Senny, nakikiusap ako sa'yo, layuan mo si Bentong. At bakit ko siya lalayuan? Siya ang nagpapasaya sa akin. Mahal ko si Bentong. Mahal mo nga siya, pero hindi kanya mahal. Masama lamang ang loob mo sa pagbaling ng pagtingin ko kay Bentong. Kaya mo yan nasasabi. Walang kinalaman ng damdamin ko sa'yo sa sinasabi ko, Senny. Bilang matalik mong kaibigan, tunay na nagmamahal sa'yo. Pinagmamalasakitan lamang kita. Niloloko ka lamang ng Bentong na yon. Nagseselos ka lang. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko ang damdamin mo. Magkaibigan pa rin tayo. Tigilan mo lamang ang paninira mo kay Bentong. Dahil diyan tayo magkakasira. Pwede ba, Senny? Makinig ka muna sa akin kahit ilang minuto lang. Ayoko ng chismosong kaibigan, Arman. Magkakaalis ka na. Senny, ang ibig mo bang sabihin pati rin ang pagkakaibigan natin, pinuputol mo na. Sinabi ko na sa iyo ang lahat nang gusto kong sabihin, Arman. Sige. Magalit ka sa akin kung yan ang gusto mo. Magalit ka! Pero muli kong sasabihin ito. Niloloko ka lamang ng kasambahin mo. May relasyon si Melly at Bentong. Na dalawa kayong tinutuhog niya sa bahay na iyo. Tumigil ka na, Arman! At nagagawa ko pa akong sigawan ngayon dahil lamang sa Bentong na yan. Akala ko, nakatagpo ako ng matinong kaibigan. Pero may tinatago ka palang kasamaan. Hindi ko alam na mampanirang puri ka pala, Arman. Senny. Lisanin mo ng kwartong ito, pwede ba? Huwag na huwag ka nang bumalik dito. Ipagpapalit mo ako at ang matagal nating pagkakaibigan sa isang baguhan na kaibigan mo, ganun ba? At aanin ko naman ang matagal na pagkakaibigan. Kung naninira naman ang kapwa. Hindi ako naninira, Senny. Sinasabi ko lamang ang totoo. Mahirap bang tanggapin yun? Maluwang ang pintuan, Arman. Makakaalis ka na! Thank you.
Ano? Ibinunyag ng kaibigang matalik ni Senny ang tungkol sa ating dalawa? Oo. Pero hindi siya ang pinaniwalaan, kundi ako. At sa katunayan, nag-away silang dalawa at ayaw nang papuntahin pa ni Zen si Arman sa bahay niya. Ang lakas mo talaga kay Tandang Senny, no? Sabi ko sa'yo eh, kayang-kaya kong paigutin ang ulo ng matandang niyo. Mabuti kung ganun. Asya nga pala, kailan natin isasakatuparan yung isa pa nating plano? Mamayang gabi. Maghanap ka ng sasakyan na gagamitin nating getaway vehicle. Oo. Nakahanap na nga ako eh. At ang maganda nito, posibleng mapagbibintangan pa si Arman dahil nag-away silang dalawa. Sigurado ka na pakikinabangan natin ang mga gamit niya dito sa bahay na mananakaw natin? Hindi lang pakikinabangan ang makukuha mo sa bahay, Zenny. Dahil libo-libo ang halaga ng mga paintings na yun. Binibili na ng isang painting collector ng 200,000 ng isa sa mga paintings niya. Pero hindi niya ibinigay. Kahit kung makukuha mo lahat ng paintings niya, siguradong tiba-tiba tayo. Dahil ibebenta natin ng kalahating bilyon. Kaya galingan mo ang pag-arte mo mamayang gabi. Oo naman. Yayaman na tayo, Bentong. Oo. Tamang-tama. Nag-away silang dalawa ni Arman. Posibleng mapagbintangan pa niyang Arman na yun. Ah, teka. Maalala ko pala. Yung isa ring pagkakakitaan natin, nakuha mo na ba? Oo naman. Ako pa. Mabuti naman kung ganun. At pagkatapos na iting maisakatuparan ang lahat ng plano, magpapakalayo-layo tayo. Yung hindi niya tayo matatagpuan para kahit lubuhan ang dugo, hindi na niya mababawi pa ang lahat. Oo, Shelo. Wala na akong magagawa. Ipinagtabuyan ako ng mami mo. Tito, nakikiusap ako. Puntahan mo ulit si mami. Galit na sa akin ang mami mo. Ganun ka ba kabilis sumukot, Tito? Mahal ng mami mo ang Bentong na yon. At wala na tayong magagawa doon. Okay, pero bilang kaibigang matalik ng mami ko, hayaan mo na lamang ba? Nalukoyin ng lalaking yun si Mami. Oh, pero, Shelo. Please, Tito Arman. Nakikiusap ako, muli mong punta ng mami ko. Alang-alang sa maganda rin yung pinagsamahan ng mami ko. Huwag mo siyang hayaang tuluyang maluko ng lalaking yun. Naririto ka na naman? Hindi pakiusap. Mag-usap tayo kahit sandali lang. Hindi mo ba nakikita? Bihis na bihis ako. Ibig sabihin, may pupuntan ako. Hindi makinig ka sa akin. Alang-alang man lang sa pagkakaibigan nating dalawa. Wala na akong kaibigan. Layuan mo si Bentong at paalisin mo na si Melly. Dahil pareho kanilang niloloko. Totoo man o hindi, ang pinaparatang mo sa kanila, ika nalulungkot ko. Pero buo na ang desisyon ko. Ayokong makialam ka sa buhay ko. Hanggang kailan ka magpapaloko sa dalawang yun? Ha? Hanggang kailan? Niloloko ka lamang ng dalawang yun eh. Si Bentong at Melly, makinig ka naman. Anong niloloko? May pruweba ka ba? Sa pang-aakusa mo sa kanila? Mawalang galang na po sa inyong dalawa. Hindi ko ugaling makialam sa usapan ng ibang usapan. Pero parang narinig ko yata ang pangalan ko. Oh, hayan na pala si Melly.
Sabihin mo sa kanya ng harapan ang mga sinasabi mo sa akin tungkol sa kanya. Seni, usapang magkaibigan ito. Huwag mo naman akong ipahiya sa harap. Hindi kita pinapahiya. Gusto ko lamang sabihin mo kay Melly yung mga ibinibintang mo sa kanya para malaman niya at makapagdepensa siya sa kanyang sarili. Sabi naman palang kaibigan mong yun, Ate Seni. At gusto pa pala akong siraan. Pang si Bentong. Oh, pasensya ka na. Sipin mo, gumawa siya ng kwento na mag-shoota kaming dalawa ni Bentong. May pagka-warfreak yata ang kaibigan mong yun, Ate Seni. Oo nga eh. Ewan ko ba dun? Kung kailan tumanda, eh sakan mong gumagawa ng intriga. Kung ganun, tamang sinasabi sa akin tungkol sa lalaking yun. Hayaan mo na siya. Tutal, sinabihan ko nang huwag na huwag nang tumuntong sa pamamahay ko. Kung ano-ano palang paninirang sinasabi ng lalaking yun? Oo, huwag ka nang umiyak. Dahil hindi man ako naniniwala sa kanya. Nagseselos lang siya kay Bentong. Kaya kung ano-ano ang sinasabi. Kaya, hayaan na natin siya. Sakit na naman ang ulo ko. Ano ba itong nangyayari sa akin? Wala naman daw akong sakit, sabi ng doktor. Pero bakit madalas ang pananakit ng ulo ko? Hindi kaya dahil lamang sa mata ko? Oh, ha? Ano yun? Mamang nanakaw! Ah, mamang nanakaw! Ha? Ano ba yun? Ate Seni! Ate Seni! Ah, sandali lang! Nandiyan na. Oh, Melly, bakit? Napasok na naman tayo ng magnanakaw! Ano? Paintings ko, nawawala. Ang mga paintings ko, nawawala. Eh, Ate Seni, kasalanan ko. Nakatulog kasi ako ng mahimbing, kaya hindi ko na malayan ang pagpasok ng magnanakaw. Mahimbing ang tulog ko. Nagising lamang ako nang makarinig ako ng kalabog. Kahit bumangon ako. At dali-dali akong lumabas para tingnan ang pinanggalingan ng kalabog. Nakita ko na lamang na nakabukas na yung pintuan at tangay lahat mga paintings na mamahalin. At may nakita akong tao na nakabunit, tumatakbong palayo. Ha? Sino ang may kagagawan ito? Sino? Simot na lahat ang mga gamit ko. Alam mo, Ate Seni, mahinala ako. Sino? Walang iba, kundi yung matalik mong kaibigan. Si Arman! Arman! Lumabas ka dyan sa bahay mo at harapin mo ko! Oh, sige. Bakit? Ilabas mong lahat ng paintings ko. Isauli mo sa akin ang kapal ng mukha mo. Ano bang ikinagagalit mo na naman? At saka, bakit ka sumisigaw? Eh, pwede mo naman sabihin sa akin ang hindi ka sumisigaw, ah. Ilabas mo at isauli mo sa akin lahat ng ninakaw mong paintings. Seni!
Magmula nang tayo'y dinaan. Tuluyan nga kayang masira ang pagkakaibigan ni Nazeni at Arman. Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang huling yugto ng kasaysayan na itinambok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ang naalaala nating di malilimutan kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan